The Philippines is known for its trademark delicacy, the colorful and yummy rice cakes or kahanin. That includes the crowd favorite puto and kuchinta. Nagsimula to ng year June 16, 1976. Nakapag-asawa agad eh, nag-aaral pa ako. Hindi ako nakatapos ng college. Naka-second year lang naabot ko. Wala pang trabaho, pareho kami mag-asawa. Dahil pareho kami nag-aaral, nag-decide na lang ako na tumulong sa magulang ko, tinuruan naman ako. Nilagay ko na ang pag-iisip ko sa business ng gantong puto. Noong nag-umpisa kami, kaunti lang. Ngayon, maraming nakakabili. Parang nasasarapan na sila, niririgalo nila, sinasabi nila sa iba, dito bumili, doon nag-umpisa. Niririgalo pa yan sa abroad, sa Japan, ganon, sa New York, Canada, nagdadala sila niyan. Pero lang sa Australia kasi hindi pwede ang cheese ng Pilipino sa Australia. You're missing out on life if you haven't tried these heavenly delights. Puro ganyan ang size. Oh, puro maliliit. Diyan kami nakilala eh, sa Putong Pulo. Nagpuputi kami pero parang mas mabili yung puli. Siguro mas masarap yan. Bakit po yung puto? Ay mukhang kuchinta po. Bakit po parang orange? Ang pagkakaiba lang nila, medyo matingkad ang bahagya yung kuchinta, ang kulay. At saka ano, flat siya. Yung mga bumibili, laging nakalagay, sold out. Pero iyon, ang niluluto namin noon, puro order. Pag nilagyan ng sold out, naubos na yung paninda. Order naman. Pag natapos yung order, maglalabas na naman ang paninda. Ganon, kaya laging ubos siya, laging bago. Come and visit Marikina City and try the one and only original Rocha's Puto and Kuchinta. This is Janina Chan reporting for RPN's Spotlight.